Magandang araw, mga idol, mga kabati. Ito na naman tayo. Meron na naman akong isang technique o tips o idea kumbaga, na isi-share sa inyo. Ngayon, halimbawa, yung truck naka-standby, air brake, ngayon, paaandarin nyo ngayon, walang hangin. Ano ang dapat mong gawin kapag ang kambyo hindi mo mabunot? Ipit. Naka-engage siya halimbawa sa primera. Tapos wala na siyang hangin. Ipit yung kambyo, hindi mabubunot. Paano mo ngayon i-start? Bibigyan ko kayo ng technique. Ipit ang tawag dyan eh. Bibigyan ko kayo ng technique. Ha? Ang una-unang technique, sa tatlo, tatlong technique yan. Ang una-unang technique, punta ka sa ilalim. Doon sa propeller. Kailangan, halimbawa, naka-maxi siya. Naka-maxi ka pa. Di ba? Huwag mong tanggalin yung maxi muna. Tanggalin mo ngayon yung propeller. Tanggalin mo yung tornilyo 6. Ay, 8. 8 tornilyo yon, propeller. Para maging neutral siya. Hindi na siya nakalaban. Ngayon, pag natanggal mo na yung propeller doon sa differential, yung hindi mo nang kailangan bunutin eh. Tanggalin mo lang yung tornilyo. Pagtanggal mo ng tornilyo, luluwag yon. Luluwag na siya ngayon. Ang propeller ngayon, may iikot mo na siya. Kasi hindi na siya nakakabit sa differential. Ngayon, akit ka sa taas. Saka mo ngayon, tanggalin sa pagkaipit yung kambyo mo. Kayang-kaya yon. Kasi ang lumalaban yun siya, ang kambyo lumalaban siya. Kasi nga, naka-engage siya eh. Simula sa kambyo hanggang sa transmission papuntang propeller, naka-engage yan hanggang sa differential. Laban siya. Pero pag tinanggal mo ngayon yung sa differential, siyempre, free na yung propeller, malambot na ngayon tanggalin yung kambyo. Yan sa propeller. Di ba matrabaho? Tanggalin mo yung tornilyo na yan sa propeller. Yan. Mas matrabaho yan. Di ba? O kaya dito ka magtanggal. Di ba? Maraming dugtong yan. Para lumuwag siya. Pero, matrabaho nga. Di ba? Mas maganda yung technique na isa. Yung sa taas. Saltikin nyo lang yung susi. Di ba? Okay. Di ba? Yung unang tip yun. Pero mahirap yun kasi tatanggalin mo pa propeller. Medyo mahirapan ka. Pangalawang tip. Pangalawang technique. Kuha ka ng jack. I-jack mo ang kabilang gulong sa differential. Sa differential ah, yung kinakabitan, halimbawa, tinimiller yung truck mo, isang differential lang naman ang nakagumagana. Yung isa kaladkad yan eh, sa tinimiller. Tanggalin mo ngayon, i-jack mo ngayon yung kabilang gulong. Pag i-jack mo yung kabilang gulong, aangat siya ngayon. Ngayon, may ikot mo na yung gulong. Pag naiikot mo na yung gulong, saka ka ngayon akyat sa ibabaw. Tanggalin mo yung kambyo sa pagkaipit. Yan mga kabady oh. Yan ang differential. Di ba? I-jack mo yung kabilang side na yan. Para pag umangat yan siya, iikot na yung gulong. Malilibre na yung propeller, iikot yon. Matatanggal mo na yung ipit na kambyo sa taas. Yan yung isang technique. Di ba? Okay, di ba? Pero, matrabaho lang. Ito ang the best yung ginagawa ko madalas. Kasi nga, yung truck nyo, pag medyo lumaluma na, pagka hinto mo nyan, kusang magbabawas ang hangin yan hanggang maubos. Pero, siyempre, hindi mo iwanan yung truck mo na hindi naka-engage. Kailangan naka-engage kasi nga, biglang tumakbo yan. Walang hangin. Di ba? Huwag kang magtiwala sa handbrake lang o kaya sa tawag doon, maxi.
mas maganda pa rin na naka-engage ka sa primera o kaya segunda paghinto. Kaso nga yun lang problema pagkaipit tulad nito, ipit siya sa primera, kaya hindi siya matanggal. Ipit sa primera yan, di ba? Kaya yung pangatlong tip, yung pinaka the best na madalas kong ginagawa para hindi masyadong matrabaho, yung dalawa kasing technique na yun, matrabaho yun, siyempre. Pupunta ka sa likod, i-jack mo. Di ba? Yung kabilang diferensyal, yung kabilang gulong, para umangat. Pag nag-ikot na yun, kaya mo natanggalin. Yung isang tip naman, yung isang technique, tanggalin mo yung tornilyo sa propeller para mag-pre-wheeling siya. Maano mo na naman. Ngayon, di ba? Pagka maikot mo na yung propeller, kasi hindi na nakakabit sa differential, free na siya. Pwede mo na siyang tanggalin. Yun ang pangalawa. Itong the best na palagi kong ginagamit, saltikin nyo siya. Yung kaliwang kamay nyo, ang kaliwang kamay nyo, yun ito. Kaliwang kamay nyo, ipang sususi nyo. Yan. Ito yung kambyo. Pakita ko sa inyo, ha. Pero huwag yung tanggalin, guys. Mga idol, huwag yung tanggalin yung handbrake. Huwag yung galawin yung handbrake. Iangat nyo lang yung handbrake. Tapos saltikin nyo ngayon. Ito. Yan. Ganun lang, oh. Diba? Naka-on na yan. Saltikin mo lang konti para mabunot mo to. Tingnan nyo sa harapan nyo, baka mamaya may nakadikit dyan sa inyo. Pero hindi siya aabante. Kasi konting-konti lang yan. Balik mo kagad yung susi. Tingnan nyo, ha. Oh, di ba? Yun. Tanggal. Isa lang. Isang santi ko lang. Susi. Pak. Pag santi ko ng susi, pak. Sabay bunot ko dito. Tanggal siya. Di ba? Ito, bate. Isang example pa ng saltik sa susi para matanggal yung ipit sa kambyo. Ipit to, eh. Yung kambyo niya, ipit siya kasi naka-standby yung truck maghapon, magdamag. Kinabukasan, paandarin mo. Wala na siyang hangin. Wala na siyang hangin. Wala na siyang air pressure. Ngayon, hindi mo na ito matanggal. Di ba? Pero naka-maxi tayo. Yan, oh, naka-maxi. Tingnan nyo yung maxi. Ito yung maxi. Yan. Huwag mong tanggalin yung maxi. Kung naka-maxi, kung naka-maxi man o kaya naka-handbrake ka, huwag mo nang tanggalin. Isaltik mo lang yung susi para umikot yung starter, umikot din yung flywheel, iikot yung transmission. Pwede mo nang paggalaw nun, sabayan mo nang kalas ang kambyo para mabunot sa pagkakaipit. Di ba? Ito, ha. Tingnan nyo. Sasaltikin ko siya, ha. Oh. Nakaipit to. Primera. Nakaipit sa primera. Kasi naka-standby na to. Kahapon ba to dito, eh. Yung truck. Ayan na. Naka-on na yung susi, oh. I-on ko na. Sasaltikin ko siya. Sabay bunot. Oh, tingnan nyo, ha. Di ba? Tanggal. Kita nyo? Di ba? Tanggal. Hindi matrabaho. Hindi kagaya nung dalawang technique na pupuntahan mo pa sa ilalim, i-jack mo yung kabilang gulong ng differential para umikot, maluwag mo siya matanggal. Pero matrabaho yun. Ang isang technique naman, tanggalin mo yung tornilyo sa propeller para kumalas.
At maikot din siya, madaling matanggal. Pero ito, saltik lang. Pag redondo niya, redondo, kahit isang ikot na redondo lang, balik agad. Sabay bunot agad to. Yan o, neutral na siya. Di ba, bade? Mga bade, mga boss. Di ba? Okay. Di ba? Yung kanina kasi, yung isang truck na yon, yung ginamit ko, yung super grit yon. Ito naman ngayon, tinisting ko ngayon, Hino. Parehas lang yan sila. Itong Hino to, may maxi. Hindi ko tinanggal ang maxi. Para, transmission lang ang ikot. Kunting ikot lang kasi ang kailangan natin sa transmission. Pag gumalaw ang transmission, yung gear niya sa loob, makakalas mo ng cambio kahit wala siyang hangin. Kasi ipit siya. Di ba? Malinaw na malinaw. Yun ang tatlong technique. Pero the best yung isa. Okay? Maraming salamat. Yung mga buddy natin, shoutout sa inyo. Edwin Monfil, Abigail Monfil, Boss Rene, Nelson Cobela, Crisanto Lubrico, Aljon Hernandez, Wardo Montella, Edmond De La Paz. Yung ibang kabady natin na hindi nabanggit, pasensya na kayo ha. Ito lang muna. Maraming salamat mga kabady. Maraming salamat sa panunood. Suportahan niyo yung channel ko mga kabady. Marami pa ako ituturo sa inyo. Maraming salamat. Paki-subscribe yung channel ko. Yan, yung pula sa baba. Tapos paki-pindot na lang din yung bell button para ma-notify kayo sa bagong video. Tsaka paki-like na lang din dito. Okay ah, maraming salamat mga kabady, mga idol. Salamat. Ingat.